Ayan, so magandang araw sa inyong lahat and welcome back to Sashimi the Flowerhorn Channel. Sa video ito guys ay pag-uusapan natin ang tungkol sa mga asin na nilalagay natin sa ating aquarium. Bakit naglalagay tayo ng asin? Anong klaseng asin ba ang dapat na ilagay? Ano ba ang nagagawa nito sa ating mga alagang isda? Iyan ang sasagutin natin sa video ito. Alam naman natin na ang asin ay isang pangunahing pampalasa na makikita natin sa ating mga kusina na karaniwang ginagamit natin sa pagluluto. Ang asin din ay ginagamit sa medisina upang gamutin ang mga partikular na mga sakit. Ngunit may higit pang ginagawa ang asin bukod sa gamit sa pagluluto at medisina. Ginagamit din ito ng mga aquarist dahil may mga benepisyo itong dala sa ating mga alagang isda. Ano ba ang nagagawa ng asin sa ating aquarium? Ang asin ay maaari tumulong sa pagpapagaling ng sugat ng mga isda, mapahusay ang gill functions nito, makabuo ng isang malusog na slime coat, alisin ang ilang mga parasites at bakterya, at bawasan ang mga mapanganib na ammonia, nitrites at nitrates. Maaari ding gamitin ang asin upang baguhin ang pH at hardness level ng tubig sa ating mga tangke. Gayunpaman, mayroong ilang mga uri ng asin na may iba't ibang mga aplikasyon sa ating mga aquarium. Una, aquarium salt. Ang aquarium salt ay isang pure at untreated sodium chloride o NaCl. Ito ay galing sa pinatuyong tubig ng dagat at usually natatawag din nating rock salt. Pero ang aquarium salt at rock salt ay magkaiba sapagkat mayroong mga rock salt na gawa sa sodium potassium chloride na hindi angkop sa ating mga aquarium. Ngunit ang mga nabibili nating asin sa mga palengke na nilalako ng mga nagtitinda ay karaniwang gawa sa pinatuyong tubig dagat at walang halong ibang kemikal. Iyon ay pwede nating gamitin bilang alternatibo sa aquarium salt dahil ito ay gawa sa purong sodium chloride. Ang klase ng asin na ito ay tumutulong magpa-stabilize ng ating water chemistry para safe sa ating mga alagang isda. Pinabawasan nito ang mga harmful nitrates na nasa ating mga aquarium. Ito rin ay nagsisilbing antibacterial agent upang mapigilan ang mga sakit katulad ng ick, velvet disease at fin rot. Tumutulong ding itong mapaayos ang kanilang paghinga dahil ang aquarium salt ay nagpapadagdag ng electrolytes sa tubig na nagpapa-improve ng kanilang mga hasang. Ang asin na ito ang pinakamurang mabibili natin sa market. Kadalasang naglalagay tayo ng asin kapag tayo ay matapos mag-water change para maibalik ang mga nawalang electrolytes sa tubig. Isang kutsarang asin sa kada 5 gallons ng aquarium ang recommended na dose ng aquarium salt. Next, Epsom salt. Ang Epsom salt naman ay iba sa aquarium salt dahil ito naman ay may chemical compound na magnesium sulfate o MgSO4. Ito ay nakakatulong sa pagpapagamot ng mga isda na dumaranas ng dropsy, swim bladder disease o SBD, at constipation o hirap sa pagdumi. Nakakatulong din ito na maayos ang ating water conditions para hindi maging stress ang ating mga isda. Ngunit tandaan na ang paglalagay ng labis na Epsom salt sa aquarium ay delikado sa isda sapagkat pinapataas nito ang hardness ng tubig na may epekto sa pH level.
mas mahal ito kumpara sa ibang uri ng asin na nabibili natin sa market. Pero mas mainam na mayroon tayong stock ng ganitong uri ng asin dahil ito din ay ginagamit upang gamutin ang bulging anus ng ating alagang isda, lalong-lalo na sa flower horn fish, dahil mas mababa ang salinity nito compared sa rock salt. Ito din ay mas mainam gamitin kapag tayo ay mayroong planted tanks dahil plant-friendly ito. Next, table salt. Sa pangalang table salt, ang uri ng asin na ito ay karaniwang ginagamit natin sa kusina o sa lamesa na nabibili natin sa mga grocery stores. Ito ay may anyong powderized na hindi kagaya ng rock salt na malalaki ang butil. Kadalasan, ang mga table salts ay may halong iodine at caking agent na delikado sa mga isda kapag nilagay natin sa ating aquarium. Iodized salt ang pinaka-common na table salt na kinukonsumo natin dahil sa mga health benefits nito sa tao. Pero kung ito ay healthy sa tao, delikado naman ito para sa ating mga alagang isda. Kaya huwag tayong maglagay ng iodized salt sa ating mga aquarium. Mainam na basahin ang packaging kung anong uri ng asin ang iyong nabili o di kaya magtanong sa pinagbilhan para hindi magkamali sa paglagay ng asin sa inyong aquarium. Last, sea salt. Bagaman katulad din ito ng rock salt na galing sa tubig dagat, ang sea salt o kilala sa tawag ding marine salt ay ginagamit lamang sa saltwater aquarium para mas makuha nito ang kaasinan na katulad ng dagat. Ito ay mayroong mga chemical compounds na wala sa aquarium salt. Kaya hindi rin ito nirerekomendang gamitin sa freshwater aquariums dahil sa taas ng salinity nito. Mayroon pang ibang uri ng asin katulad ng kosher salt, Himalayan pink salt, Celtic sea salt, smoked salt, at marami pang iba, ngunit hindi na natin ito tatalakayin dahil hindi naman natin ito gagamitin. Tandaan, ang asin ay walang taglay na chlorine dahil sa chemical compound niyang chloride. Ang chloride ay hindi isang chemical element kundi isang electrolytes. Isa pang dapat tandaan na ang asin ay hindi ginagamit upang tanggalin ang chlorine sa ating aquarium dahil wala itong substance na nag-neutralize ng chlorine katulad ng sodium thiosulfate. Pero paano ba natin tanggalin ang chlorine sa ating aquarium kung gumagamit tayo ng tap water o tubig galing sa gripo na walang may ginagamit na chemical? Iyan ang pag-uusapan natin sa susunod nating vlog. So bago ko tapusin ang video na ito, gusto ko munang i-shoutout ang ating mga lodi na sina Ronel Perena, Wayong Fish Backyard, at Marciano Ano. Ito po ang inyong lingkod na nagsasabing, flower horn lang lumalaki ang ulo, hindi ang tao. This is Sashimi the Flower Horn. Maraming salamat and paalam!